guys, good morning everyone. Happy Sunday to all. Ngayong araw magpapakain tayo ng raw foods, earthworm. Maganda itong source of protein guys for goldfish, lalo na sa nag-groom. So itong earthworm na guys, nakuha ko ito sa mga basang lupa, sa mga ilalim ng mga damo na basang lupa. So bago ko tapusin ito guys, pakita mo natin ang ating intro. Pasok! We fucking beat the mollish when I snap its fucking game. So ayan guys no, nakita nyo yung mga earthworm kung gaano kalaki. Kaninang umaga nagsipag ako na manguha ng earthworm kasi hindi ko natandaan na kailan ko sila pinakain ng earthworm. Maganda yung earthworm para sa mga goldfish lalo na sa pag nag-groom. Hindi ito masama guys no, hugasan lang ng mabuti kasi kanina madumi itong mga uod na ito no, na lagyan ko na itong maraming beses ng tubig para maging malinis. Mga 10 beses at ako ito nilinis at para mawala yung mga slimy nila, yung kasi slimy lumalabas sa mga katawan ng earthworm, so naglalabas yun yung earthworm ng dumi. So bago ko pinakain yan guys no, mga half an hour ko sila nilunod sa tubig para lumabas talaga yung mga dumi nila. So yan guys no, kita nyo naman nung paglagay ko ng earthworm, bilis nilang kinain yung earthworm, kasi nga bago yan nilaming ko na yan sila lahat guys no, or na fasting ko lang yung mga isda ko para gutom na gutom. So paglagay ko ng earthworm, yun no, ang takaw nila. So, hindi naman yan niramihan kong paglagay guys kasi baka mamatay yung earthworm sa loob ng tank at hindi niya maubos. So, konti lang guys, katangtaman lang para lang sa kanila no, para maubos. So, yun guys no, kitang-kita niya naman yun, ang takaw nila guys. So, mamaya ubos na yan kasi hindi lang madalas ko sila pinakain yan, mga once a month lang ko pinakain sila guys no. Kaya napansin ko talaga guys, pag nakain ng earthworm, madaling bumuo yung kanilang mga katawan. So, ayan guys no. Lahat ng mga breeders ko dito guys, at saka yung mga juvie size, pinapakain ko ng earthworm. Kung mayroong mga maliliit, pinakain ko rin yung isda, ang maliit na earthworm. So, ayan guys no. Ayan guys, nag-aagawan guys. Masyadong matakaw yung maitim guys. Kasi, hindi matagal-tagal na din hindi sila nakakain ng earthworm. Tingnan nyo guys kung gano'n sila katakaw kain ng earthworm. So yan guys no, lahat nitong mga breeders ko guys na pinapakain ko ng earthworm kasi kailangan ng breeders, lalo na pag ganyan nakalaki, kailangan talaga na good source of protein. So ito lang yung alternatives na pakain ko sa kanila na earthworm guys no, kasi cheapest yung tsaka madaling makita sa backyard lang, makukuha lang yan guys, sipagan lang ng pagkuha yan guys no. Lahat ng mga breeders ko yan guys no, pinapakain ko, lalo na yung mga malalaki. At saka hindi lang din para sa isda lang yun guys no, pinapakain ko din yung mga alaga kong mga manok o yung mga chickens sa labas, pinapakain ko rin guys. So yan guys, nag-i-enjoy silang
kumain, guys. So, salamat sa bagong subscribers, guys, no? Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribes, Jeprocs, Pakifish. Maraming salamat din sa nag-share at nag-comment at nag-like. So, thank you, guys, sa mga nanood. Thank you.